Ay, init. Huy, painom naman ng tubig oh. Ha? Eh, bawal. May ubo ako. Nilagyan to ng gamot ng mama ko. Nung high school ako, usong-uso yung ganitong linyaan sa school namin, lalo na pagkatapos ng PE. Napapaisip nga ako minsan kung ano yung gamot na pwedeng ihalo sa tubig bukod sa hydrate. Eh, pang LBM naman yun. Nalaman ko lang recently na ganito pala yung technique pag umaatake yung kadamutan mo at ayaw mong magpainom ng tubig sa classmate mo. Nagkakaroon ka ng sakit bigla eh, no? At syempre, real tayo dito. Hindi ako magmamalinis at hindi ako santo, kaya aaminin kong may kadamutan rin ako sa katawan, no? Naalala ko nga nung mga bata pa yung mga kapatid ko. At sa mga bago dito na hindi nakakaalam, eh panganay kasi ako sa magkakapatid. At pag nanghihingi yung kapatid ko sa akin ng pagkain dati at pag favorite ko yung kinakain ko at umaatake yung kadamutan ko, ganito lagi yung sinasabi ko sa kanila. Bawal! Hindi ito masarap! Maanghang to! Bawal to sa bata! Well, effective naman. Pero ngayong malalaki na kami, hindi ko na sila nauuto ng technique na to, no? Hating kapatid talaga pag may pagkain yung isa. Minsan nga niruruler pa namin, tapos tinitimbang, wag lang may lumamang. Hoy, hindi pantayo! Oo nga, dugo talaga nito eh! Wait lang kasi! Pag nakikita nga kami ni mama na ganito, naiinis siya tapos sinasabihan niya kami para daw kaming PG at hindi pinapakain ng mga magulang. Hindi naman sa, you know, patay gutom, pero para kasing walang thrill yung buhay ko pag nagpapaubaya agad ako tapos hindi ako nakikigulo sa mga kapatid ko. Pero sa aming tatlo, yung sumunod sa akin na kapatid ko talaga yung may pinaka-worst na kadamutan. Naaalala ko, pag nakikiinom ako sa kanya ng soft drinks na nasa plastic dati. Uy, painom. Unti lang ah. Yung hindi pa ako nakakasipsip, hahawakan niya na agad yung straw at pipisilin para ma-stop at hindi na ako makainom. Loh, di pa nga ako nakakainom eh. Tama na yan! Meron pa. Pag may pagkain siya, dinidilaan niya na agad para mandiri kami at hindi na kami makahingi sa kanya. O diba, napakadamot. Or in other words, sa probinsya namin, ang tawag dun, dalok. At ayun talaga yung unang word na natutunan ko sa Palawan nung tumira kami dun. Sa school, mapagbigay naman ako, lalo na sa papel, kaso susubukan ka talaga ng panahon, lalo na pag may quiz kayo. Naaalala ko nun sa sobrang bait ko, kakabili lang ni mama ng pad paper ko nun. Tapos, nagpa-quiz si ma'am. Get one whole sheet of paper daw. E di syempre, nilabas ko yung bagong pad paper ko, naka-plastic pa nga yun eh. At alam niyo na yung sunod na nangyari. Lagos talaga yung papel ko nun eh. At simula nun, isang pirasong papel na lang yung nilalabas ko sa bag pag may quiz. At hindi kalaunan, eh, hindi na rin ako nagdala ng papel at naging miyembro na rin ako ng hingi papel gang. Mas may thrill kasi manghingi eh kaysa magdamot. Pero, kidding aside, eh, mas maganda pa rin talaga sa pakiramdam yung ikaw yung nagbibigay sa kapwa mo kaysa ikaw yung nanghihingi. Kasi, ibig sabihin nun, ikaw yung pinagpala dahil ikaw yung meron, di ba? At mas maganda yon kaysa ikaw yung wala. Right? Alala ko nga, yung mga binigyan ko ng papel nung times na meron ako, eh, binigyan rin naman nila ako nung ako yung wala. O, di ba? Give and take lang. Tapos, yung kapatid ko naman, kahit madamot siya dati, eh, binibigyan ko pa rin siya pag nanghihingi siya sa akin. Kaya, ayun, nakonsensya siguro. Or, nag-matured na mag-isip. At, hindi na siya ganun kadamot ngayon. Pero, may trust issue pa rin talaga ako minsan sa mga binibigay ng kapatid ko na pagkain, eh. Baka nalaglog na to kaya binigay sa akin. O kaya naman nilawayan. Mahilig kasi man-trip yung kapatid ko. One time nga, binigyan niya ako ng pagkain. Tapos nung nakain ko na, sa kanya lang sinabi na nalaglag na daw yun. O diba, napakalupit. At bago tayo tuluyang malayo sa topic, eh, gusto ko lang talagang i-point out sa kwento ko na to na huwag kayong dalok or madamot. Kaya i-like nyo na tong video na to kasi ayun lang yung hinihingi ko o pengi ng like. I-share nyo na rin sa mga friends nyo kung natuwa kayo. So, yun lang. Salamat kung umabot kayo dito. And sana nag-enjoy kayo sa kwento ko na to, okay? And see you sa next kwento ko. Bye-bye!